mga katalang buhay, good morning. Pasensya na at hindi tayo masyado nakakapag-upload sa mga nakaraang araw sapagkat marami tayong pinagkakabalahan. Pero babawi ako sa mga susunod na mga araw. Huwag na nating patagalin at umpisahan na natin ang kwento. Unang araw ng pasukan, masayang tumungo si Dan sa kanilang paralan sapagkat nais nitong makita ang realidad bilang isang law student. Gusto niyang makita at makilala ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ang kanyang mga professor. Alam kasi niya sa kanyang sarili at batay na din sa mga narinig mula sa sabi-sabi na hindi biro ang pag-aaral na abogasya at ang mga professor na nagtuturo dito ay mga batikan sa kanilang larangan, mga istrikto at kalimitan ay judge sa iba't ibang lugar. Kahit na kinakabahan man, ilakas loob itong pumasok sa kanilang classroom. Nang nasa loob na si Dan, umupo siya sa isang lugar. Kahit na kinakabahan, ay lakas loob itong pumasok sa kanilang classroom. Nang nasa loob na si Dan, umupo siya sa isang bakanting upuan sa isang sulok. At matiyaga naman niyang tinitigan ang kanyang mga classmates. Nasipat niya ang iba at busy sa pagbabasa ng makakapal na librong dala nila. Lalong kinabahan ang binata sapagkat tanging ballpen at papel lamang ang kanyang bitbit. Nasa 37 ang bilang nilang lahat sa loob ng classroom. Maya-maya pa ay pumasok na ang kanilang professor at kita ni Dan sa mukha nito na parang hindi marunong umiti. Kahit merong kaba at takot ang nararamdaman si Dan ay hindi siya nagpapatinag. Maya-maya pa ay nag-umpisa na nga ang magsalita ang kanilang professor at hinayag ang mga magiging takbo kanilang klase sa buong semester. Aniya, wala daw sa kalahati ng kanilang bilang ang makakapagtapos sa huli. Napalunok ng laway itong si Dan at hindi ilubos akalain na dadaan pala sila sa butas ng karayom bago masungkit ang kanilang degree. Dagdag pa ng professor na isa-isa ay magpakilala sila upang malaman nito ang detalye ng kanyang mga estudyante. Yun nga ang nangyari. At isa-isang nagpakilala ang kanyang kaklase at maigi naman itong pinakinggan ni Dan. Halos lahat ng classmate ni Dan ay mga professional ang magulang at ito ang nagpapaaral sa kanila. Merong teacher, engineer, doktor, abogado, at meron ding self-supporting students tulad niya. Subalit, ito ay regular na mga trabante sa isang government agency. Sa mga narinig ni Dan, ay medyo nanliit ang binata sa sarili. Ngunit, dahil sa kanyang determinasyon, nang siya na ang tinawag, ay lakas loob niyang sinabi ang katotohanan sa lahat. Sabi ni Dan, magandang gabi sa ating professor, sir, at sa mga kaklase ko. Ako pala si Dan, tubong manapla. Self-supporting student din ako katulad ng iba. Subalit, ang pinagkaiba namin ay nagtatrabaho ako sa gabi at sa bakanting panahon ko upang matustusan ang aking pag-aaral. Mga magsasaka pareho ang aking magulang at pangalawa ko sa aming magkakapatid. Sana ay maging magkaibigan tayong lahat. Yun lang po. Namangha ang lahat sa tapang at pagkatotoo ni Dan sa kanyang sarili. Walang ano-ano, umalakpak ang lahat pati ang kanilang professor. Natapos nga ang gabing iyon ng matiwasay at maayos. Ang
hindi alam ng binata ay namanga din pala pati ang kanilang professor at naawa sa kanyang kalagayan. Nang papauwi na siya, ay tinawag siya ng kanilang professor at ang sabing, "Dan, halika nga dito. Saan ka ngayon nakatuloy? At meron ka bang pera upang ipangbili mo sa mga kailangang libro?" Tumugo naman si Dan ng walang pagdadalawang isip ng, "Hello sir, good evening. Sa katunayan ay nakikisilong po ako pansamantala sa isang abandonadong tangkal ng baboy. Nakakahiyamang sabihin sir, pero yun po ang totoo. Kung sa libro naman sir ay meron naman po akong naipong kaunting pera para dito." Nang marinig ito ng professor nila, ay hindi ito napigilan ang pagkaawa sa binata at nagwika ng, "Pasensya na pala Dan kung naitanong ko ah. Gusto mo bang doon na lang sa bahay tumuloy?" "Naku sir, nakakahiya naman po. Ayos lang po naman ako doon at huwag po kayong mag-alala." Tugon ito. Tumango naman ang professor nito at nagwika ng, "Ganun ba? Pero kapag ka nagbago ang isip mo eh, welcome ka sa bahay ko. Meron pala akong mga libro doon sa bahay. Sabay ka lang sa akin at ibibigay ko sa iyo ng libre." Natuwa si Dan sa mga narinig at mga sinabi ng professor at walang pagdadalawang isip na tumango. Pagdating nila sa bahay ng kanilang guro, ay namanga si Dan sapagkat napakagara nito at meron pang mga kasambahay at sariling driver ito. Sakto ding pagdating ni Dan ay nakapaganda na ng hapunan ng asawa niya. Tinawag si Dan ng kanyang guro upang sumabay sa pagkain. Kahit na nahiya ito sa sobrang kabaitan nito, ay hindi na din siya tumanggi. Medyo may pag-aistrikta ang asawa ni Judge, subalit nararamdaman din niya ang kabaitan niya sa puso nito. Pagkatapos kumain, ay inabot na ang mga librong ibinigay sa kanya. Isang karton nito. Nakasilid doon ang kanyang mga librong kinakailangan sa semester na iyon. Mabilis na nagpasalamat si Dan at nagpaalam sa mag-asawa sapagkat pupunta pa ito sa kanyang pinagtatrabuhang nightclub. Ang pangalan pala ng kanyang professor ay Jacob, isang tanyag na abogado at judge sa kanilang lugar at isa ring negosyante. Pagka-uwi ni Dan mula sa kanyang pinapasukan, ay natutulog ito agad upang kinabukasan ay magising ng maaga. Pagkagising nito, ay ginugugol naman niya ang kanyang oras sa pagbabasa. Upang kinahapunan sa kanilang klase, ay meron itong may sagot. Lumipas ang mga araw at naipamalas ni Dan ang kanyang angking katalinuhan sa kanilang klase. Manghang-mangha ang kanyang mga kaklase at mga professor dahil sa likod ng kanyang kahirapan ay nangunguna pa din ito sa kanila. Kung hindi mo pala na itatanong katalambuhay, ay tatatlo lang ang damit ni Dan at ang kulay nito ay puro puti at dalawa ding pantalon. Ito ang papalit-palit na sinusuot ng binata upang mairaos ang buong linggo. Kada umaga ay naglalaba ito upang kinabukasan ay maaari namang magamit. Lumipas ang mga taon ay naging maayos naman ang lahat. Hirap na pagsabayin ang pag-aaral at trabaho ay tinitiis ito ng binata. Wala itong naging girlfriend sapagkat sa tuwing nalalaman nila ang sitwasyon ng binata ay hindi na nila ito sinasagot sa kadahilan ng wala daw silang magandang kinabukasan dito. Labis na nalulungkot ang binata sa paulit-ulit na kasawian na natatamo nito.
Minsan pa nga ay dumaan siya sa isang grupo ng kalalakihan na umiinom at sinabihan siyang napakatayog daw ng kanyang pangarap at bakit hindi nilang harapin at tanggapin ang kanyang kasulukuyang sitwasyon. Kahit na medyo nasaktan si Dan, ay hindi niya ito masyadong pinapansin sapagkat alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay parte sa mga pagsubok sa kanyang buhay. Dumaan pang mga araw at nasa panghuling taon na nga ito si Dan, kanyang pag-abuga siya. Sa mga panahong ito, ay may nakilala siyang isang binibini na labis na bumihag sa kanyang puso. Nakilala niya ito habang nasa plaza siya at nagbabasa ng mga libro. Kasi nga walang kuryente sa kanyang tinutuluyan, kaya sa plaza siya nagbabasa. Sa mga panahong ito, hindi pumasok si Dan sa nightclub sapagkat medyo mabigat ang kanyang pakiramdam, kaya mas ninais itong magpahinga muna. Habang nagbabasa si Dan, ay biglang umulan ng malakas, kaya napilitan siyang sumilong sa isang maliit na establishmento sa gitna ng plaza. Pagdating niya doon, ay meron siyang nasipat na dalawang kababaihan na nakasilong din. Hindi naman ito pinansin ni Dan sapagkat abala ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay may dalawang kalalakihan na sumilong din at halata sa mga ito na medyo nakainom. Amoy na amoy ni Dan ang baho ng inumin. Walang ano-ano ay biglang sumigaw ang isa sa mga babaeng yun at nagwika ng, "Bastos! Wala kang modo! Lumangyo ka nga sa akin!" Tumugo naman ang lalaki ng, "Masyado ka namang pakipot eh. Liga nga dito." Hindi nakatiis si Dan at sinita ang mga lasing. "Hoy, pare! Hindi naman ginaganyan ang mga babae, dapat minamahal." Sabay tayo at lapit sa mga ito. Nang papahakbang si Dan papalapit sa kanila, ay bigla naman siyang sinuntok ng mga ito. At yun nga ang nangyari. Bugbog sarado ang binata. Ang iniinda niyang bigat ng katawan ay nadagdagan pa. Sabay takbo ng mga kalalakihan. Maya-maya pa ay nagwika ang isa sa mga babae ng, "Ayan kasi, akala mo naman kasi matapang at mala superhero, nabugbog ka tuloy." Paika-ika namang tumayo si Dan at nagwika ng, "Aray nako, andali, ayos lang ba kayo? Sakit ng mukha ko ah." Maya-maya pa ay lumapit ang mga babae at kahit na medyo nakakatawa, ay nagpasalamat ito sa binata sapagkat kung hindi niya ginawa iyon, baka hanggang ngayon ay kinukulit pa rin sila ng mga ito. Wika ng isang babae sabay abot ng kamay. "Maraming salamat ha. Musta ka? Ayos ka lang ba? Ako nga pala si Criselda at ito namang kaibigan ko ay si Joanne." Hindi naman pinaghintay ni Dan ang babae, baka kasi mga lawit ang mga kamay nito. At mabilisan din naman niyang inabot ang kanyang kamay sabay tayo at tingin sa mukha ng babae. Aniya ni Dan na parang sa mga oras na iyon ay nakakita siya ng isang anghel na nahulog mula sa kalangitan sa kanyang harapan at tumugon ng, "Ako pala si Dan. Masaya ako at nakilala ko kayo, Criselda at Joanne. Pasensya na at hindi ko kayo naipagtanggol ha." Natatawa ito habang kamot-kamot ang likuran ng kanyang ulo. "Naku, ayos lang yun. Umalis naman ang mga loko eh." At medyo natatawa ang mga ito. Dagdag pa ng dalaga, "Bakit dito ka nagbabasa Dan? Bakit ka hindi doon sa bahay ninyo?
Bahagyang natigilan si Dan at tulad ng dati ay hindi ipinagkaila ni Dan ang kanyang sitwasyon. Umangulang naman si Criselda sabay nagpaalam sa kanya dahil tumila na din ang ulan. Nagpatuloy pa din naman si Dan sa pagbabasa sa lugar na yon hanggang sa maya-maya pa ay nasipat niya yung dalawang lalaki kanina na may mga kasamang kalalakihan na nasa 6 ang bilang. Dali-dali namang tumakbo ang binata dahil baka siya ay binabalikan ng mga ito. Simula sa araw na yon ay hindi na siya tumungo sa plaza sa loob ng isang buwan. Lumipas ang mga buwan at hindi na ulit niya nakita si Criselda. Isang gabi, habang nasa nightclub si Dan, ay meron siyang nasipat na mga babaeng sumasayaw sa diskuhan nila na nasa isip-isip niya ay kilala niya ang mga ito. Para bang namumukhaan niya ang mga ito. Hindi naman niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin sapagkat baka mga customer lang ito na pabalik-balik doon. Lumipas ang ilang minuto ay naghatid itong si Dan ng order sa isang table na nandoon. Pagkalapag niya ng pulutan at mga inumin ay may biglang tumawag sa kanya. Uy Dan! Ikaw ba yan? Si Criselda to, naalala mo ba ako? Pagkaangat niya sa kanyang ulo, ay nakita nga niya si Criselda na nakangiti na nakaharap sa kanya. Tumugon naman ito ng may ngiti sa labi na abote nga ng Hello Criselda, good evening. Mabuti po at nakagala kayo dito sa pinagtatrabuhan ko. Nang inikot ni Dan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaki na nakaakbay kay Criselda. Medyo nanlumo ang binata, subalit hindi niya ito pinapahalata, sabay sabing alis na siya. Minamasdan ni Dan si Criselda sa malayo at paminsan-minsan ay nagkakasalubong ang kanilang mga mata. Magiliw talaga itong si Criselda at lagi itong kumakaway sa kanya. Sa isip-isip ni Dan, ay ayaw niyang mapaaway muli dahil sa kanya, at ayaw din niyang matanggal sa trabaho. Maya-maya ulit, ay may nag-order sa table ni Criselda, at ang sabi ng manager na si Dan daw ang nirequest nila na mag-serve doon. Kahit medyo mabigat sa kanyang damdamin, ay wala itong magagawa dahil customer nga is always right. Nang pagkarating ni Dan doon, ay napansin niyang lasing na si Criselda. At nag-uwi ka pa ito ng Alam niyo? Ito palang si Dan ay knight in shining armor namin ni Joanne. Kung hindi ninyo kasi naitatanong, siya ang tumulong sa amin noong may bumabastos sa amin sa plaza. Medyo nahiya si Dan kasi alam niya ang nangyayari subalit wala naman itong nagawa at nakinig. Hanggang sa lumipas pa ang mga oras, ay palabas na si Dan sa trabaho. Pagkadating niya sa labasan, ay nakita niya si Criselda na sumusuka. Isama pa din niya si Joanne at may isang lalaki. Nang makita si Dan ni Joanne, ay biglang tinawag siya ng Hoy Dan! Halika nga dito please. Makikisuyo naman kami na patid naman kay Criselda sa kanila dahil meron pa kaming pupunta ng boyfriend ko. Tumugon naman si Dan ng Ay naku, hindi. Kasi hindi ko alam kung taga saan itong si Criselda at wala akong motor. Basta, ikaw nang bahala dyan ha. Alam namin kung saan kahanapin kung may mangyayari dyan sa best friend ko. Sabay talikod at alis. Sa mga oras na ito, ay hindi alam ni Dan ang gagawin ngunit wala na itong magagawa kung hindi lapitan si Criselda. Nagwika ito ng Criselda, ayos ka lang ba? Parang nasubraan ka yata sa inuma. Nagwika naman si Criselda ng
Ikaw pala yan, Dan. Hindi ayos lang ako. Nasaan ba sila, Joanne? Ay nako, may ginagawa na namang kababalaghan ang mga yon. Sabay tawa. Inalalayan ni Dan si Criselda na itayo ito. Bumungan sa mata ni Dan ang mukha ng dalaga na namumula dahil sa kalasingan. Pero sobrang nagagandahan pa rin itong si Dan. Criselda, lagasan ka ba? Tara, hatid na lang kita sa inyo. Pero maglalakad lang tayo kasi wala akong motor eh. Wika ni Dan. Tara Dan, doon lang naman namin, no? Habang nakanguso. Habang naglalakad, ay inalalayang mabuti ng binata ang dalaga. Subalit, biglang nagsabi si Criselda na maupo na muna. Pinagbigyan naman ito ng binata. Subalit, maya-maya pa, nang tiningnan niya si Criselda, ay nakatulog na pala ito habang nakaupo. Sabi ni Dan sa kanyang sarili ng, "Naku naman, bad trip. Criselda, gising ka naman dyan. Wala pa naman akong sapat na pera na dala dito." Walang nagawa si Dan kung hindi dalhin sa kanyang tinutuluyan ang dalaga. Mabilis lumipas ang oras at nag-umaga na nga. Nagising si Criselda mga 8 ng umaga. Nabigla siya pagkadilat ng kanyang mga mata at dali-dali itong bumangon. Pagkalabas niya sa tinutuluyan ni Dan, ay bumungad naman sa kanya si Dan na nakaupo sa labas habang nagluluto. "Good morning, Criselda. Pasensya ka na at dinala kita dito sa tangkal ng baboy na tinutuluyan ko, ha? Wala kasi akong ibang maisip eh. Wala din akong pera upang dalhin ka sa magandang pwedeng tulugan." Nahihiyang wika ni Dan. Tumugon naman si Criselda ng, "Nako, ayos lang Dan. Wala namang problema sa akin yan eh. Ano bang nangyari kagabi? Wala akong maalala." "Wala namang nangyari na hindi maganda. Ay siya nga pala, may tinola ako na niluto. Halika at kain ka na muna." Dali-dali namang umupo ang dalaga at nagkwentohan ang dalawa. Nagtanong ulit si Dan ng, "Bakit iniwan ka ng boyfriend mo? Yung nakaakbay sa'yo kagabi?" Tumawa lang si Criselda at nagwika ng, "Parang nagsiselos ka yata. Aminin. Pero seryoso, insan ko yon." Hindi na tumugon si Dan, pero deep inside, masaya ito sa mga narinig. Naipagsabi din ni Dan kung bakit doon siya nakatira at kung bakit nagtatrabaho siya tuwing gabi. Bakas sa mukha ng dalaga, nawala itong pandidiri kay Dan sa kabila ng kanyang estado sa buhay. Pagkatapos kumain ng dalaga, ay nagpaalam naman ito agad upang hindi mag-alala ang kanyang mga magulang at kaibigan. Masayang nagpaalam ang dalaga at nagpasalamat ito sa kabaitan ng binata. Nang papalayo na ang dalaga, sa isip-isip ni Dan ay hindi na niya ito muling makikita sapagkat baka ay pareho lang din ito sa ibang mga nakilala niya na matapos malaman ang kanyang katayuan sa buhay ay hindi na ulit ito nagpapakita at naglalaho na lang na parang bula. Umasok sa paaralan naman si Dan kinahapunan at ipinaalam ni Judge Jacob na meron silang final exam at pagkatapos ng nasabing exam ay doon malalaman kung sino ang magiging cum laude sa kanilang batch. At dagdag pa nito na isa si Dan sa napipisilin lang isa sa mga magiging cum laude kung sakali. Pagkatapos ng klase nila ay dali-dali namang pumasok si Dan sa kanyang pinagtatrabuhan. Pagdating niya doon, ay biglang tinawag siya ng isa sa kanyang kasama at ipinaalam sa kanya na merong naghihintay sa kanya kanina pa.
Punot-noo itong naglalakad patungo sa lugar na sinabi ng kanyang katrabaho. Wala naman kasi siyang hinihintay na bisita. Pagkarating niya doon, ay bumungad sa kanya si Criselda na nakangiti at may dalang pagkain para sa kanya at nagwika ng, "Hello Dan, ito, pinagluto kita bilang pasasalamat sa ginawa mo sa akin kagabi." Okay, mga katalambuhay, parang merong magandang mangyayari sa karagtong nitong ating tampok na kwento . Biruin natin, sabi ni Dan na lahat ng babae noong nalaman nila ang kanyang katayuan ay nagbabago. Palagay ko, iba itong si Criselda. Kayo ba mga katalambuhay? Ano kaya sa tingin ninyo o opinion ninyo? Comment below lang at masaya akong babasahin ang mga ito. Comment na lang din kayo ng Lapag Part 3 upang mailapag natin ang karugtong nito. Malaking tulong po ang bawat comment ninyo sa aking channel. Muli, maraming salamat sa mga taong laging sumusuporta sa atin. At sa mga gustong magpa-shoutout, ay mag-comment lang ng hashtag shoutout. Maraming salamat po.